Magandang umaga mga kapotpot. Ngayon ay uuwi tayo ng Bicol at wala muna tayong tinda. Tignan natin itong mga bagahe natin. Yan. So, habang sinusuot ko itong jacket na to, kung mapapansin nyo, mayroon pa yung tag. Hindi ko pa nasusuot dyan. Bali, nabili ko lang yan sa TikTok shop. Mag-iisang buwan na. Kaya bumila ko niya kasi magta-try tayong sumakay sa aircon. So, ayan, napakaganda at napakaganda ng tela ng jacket na yan. Kaya maraming salamat sa seller at sa nag-live niyan na taga Bicol. Shoutout sa iyo. Ngayon ay papakita ko sa inyo ang dadali natin pa uwing Bicol. So napakarami yan. Sana makasakay lahat yan sa bus pa uwing Bicol. First time natin magdadala ng ganyang karaming bagahe. Ngayon ay nakasakay na tayo papunta sa terminal ng Herman Espiritu. So shoutout kay Pipoy, kay Kuya Tan at kay Kuya na naghatid sa atin sa terminal. So yan, excited yan. Hindi lang halata. Ngayon, habang binabaybay natin ang kalsada papunta sa bayan ng Bulacan sa terminal ng Herman. Kung mapapansin nyo ay maliwanag na, hindi na siya maulan. So bali dalawang linggo yan, ulan ng ulan dito sa Bulacan. Madadaan na natin ang Marcelo H. Del Pilar dito yan sa San Nicolas. Habang patuloy tayong nagbabiyahe ay madadaan na natin ang R&R Hardware. Yan, mga customer ko yan, shoutout sa inyo. At dito sa unahan ay liliko na tayo pakaliwa papunta yan sa terminal ng Herman Espiritu. So kung mapapansin nyo mga kapot-pot, wala pa siyang bus na nakatingil dyan. So, yung bus na sasakyan natin papuntang Cubao ay wala pa at di pa dumarating. So, aantayin natin siya. 2 oras kasi ang biyahe mula Cubao hanggang Bulacan. At ngayon nga ay dumating na ang sasakyan natin papuntang Cubao. Kaya isasakay na natin ngayon ang ating bagahe. Yan po ang estribo ng Herman Espiritu. Ang bayad po niyan ay 260 pera po ng pasahero. At ngayon po ay sasakay na tayo ng Herman. So, dahil excited tayo umuwi, ay tayo pa lang ang unang sasakay dyan. Kakababa pa lang kasi ng mga pasahero galing Cubao. Doon na kami sa Herman Espiritu. Ito, aka Victor Liner. Yan, kasama natin si Kachupoy. Tsaka dun sa unahan si Atan. Service namin to Herman, oh. Wala pang kasakay-sakay. Excited lang kami sa Makahe. At eksaktong alas 10 ng umaga ay umalis na ang Herman dito sa terminal ng Bulacan patungo sa Cubao. So bali 2 oras yung biyahe para pa sa traffic. Kaya pag inabot tayo ng traffic, malamang alauna o alas 2 na tayo makarating ng terminal ng Cubao. Pero dahil linggo ngayon ay siguradong hindi naman gaano malala ang traffic niyan sa Cubao. Liliko na tayo papuntang Balagtas, Bulacan. So doon mayroon pang stopover malapit sa may munisipyo. Ngayon ay nandito na tayo sa Bukawi malapit sa Philippine Arena. Kung mapapansin nyo, yan yung Philippine Arena. Napakalaki niyan at papunta na tayo o papasok na tayo ng expressway. So, ito na yung expressway dito sa southbound ng NLEX papuntang Maynila. Mag-i-exit tayo niyan sa May Mindanao Avenue dahil bawal na ang provincial bus sa EDSA. Kaya sa likod tayo dadaan. At matapos ang napakahaba natin biyahe sa Herman Espiritu, nandito na tayo ngayon sa Raymond dito sa bus terminal nila sa Aurora, Cubao. So, yan yung sasakyan natin at kung mapapansin nyo, napakarami pasahero na papunta ng probinsya. Maraming salamat kay Kuya Larry Di Una dahil nakadiscount tayo sa pamasahe. Ngayon ay papasok na tayo sa loob ng bus na ating sasakyan papunta ng Pretadilla. Kaya napakalinis at napakabango ng aircon at napakaganda ng kurtina. So number 12 tayo dito sa malapit lang sa unahan. Kaya goods na goods. Thank you Kuya Larry. At eksaktong 3:30 ng hapon ay umalis na ang bus natin dito sa terminal nila sa Aurora, Cubao. Ngayon ay pupunta naman tayo sa terminal nila sa May Sampaloc, Manila. Bago pala tayo nakakuha ng ticket ay pumila muna tayo sa taas doon sa may opisina nila. 1 oras tayo nagantay at nakakuha ng ticket. Buti na lang at dumating konduktor ng bus na sasakyan natin papuntang Pretadilla. Kaya tumawag siya kung sino ang pupunta ng Pretadilla o sasakay ay lumapit sa kanya. Kaya maraming salamat sa bus na sinakyan natin. Ang body number ay 8358. So maraming salamat po.
Matapos ang mahigit isang oras nating biyahe ay nag-stopover muna tayo dito sa may Santo Tomas, Batangas dito sa Turbina para mag-pick up ulit ng pasahero. Ngayon ay patungo na tayo sa probinsya ng Quezon. Ito, papasok na tayo sa mismo boundary. Yan, pasok na tayo sa Quezon Province. Kain tayo. Yan, long rice, sabaw, tsaka lupa. Manager from Quebec. Good morning mga kapot-pot. So, ngayon ay nandito na tayo sa Bicol. So, dumating yung bus ko kanina, 4:30 na ng umaga. So hindi tayo nakapag-vlog kasi madilim. Napakadilim sa daan. So, ngayon nandito ako sa Barangay Calao. Yan, pupunta sa Guma. Nandun yung pinapagawa kong bahay. So ngayon pupunta tayo sa San Isidro. Dahil bibili tayo ng materyales para sa bahay. So, abangan nyo yung mga upload ko sa pinapagawa kong simpleng bahay dito sa Calao. Bye-bye!